Let's go retro. 5 more days. Naka-register ka na ba? Sa mapagpalang araw po sa ating lahat.
Halina't alayan natin ang matamis na pagsamba ang ating Panginoon at Nagpapanalo. Hallelujah. Hallelujah. Let's sing this. Who am I to the Lord of all the earth? Would care to know my name? Would care to feel my hurt? Who am I to cry the morning star, or choose to light away for my ever wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower today and on tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind, still you hear me when I'm calling, though you catch me when I'm falling, and you're talking who I am. Welcome me with love and watch me rise again. Who am I that the voice that calms the sea would call out through the rain, would calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossing the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, if today and come tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, don't you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. I am yours. I am yours. Jesus. Oh, thank you, God. Hallelujah. Maraming salamat sa forgiveness. Maraming salamat. Tunay nga na ikay dakila at tapat sa aming buhay. Nararapat naman na ikay aming sambahin at alaya na pinakamataas na pagsamba. Hallelujah. Hallelujah. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Po si Marlon Austria. Narito upang magpasalamat sa Panginoon at magpuri. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, sapagkat po nais ko pong ipatotoo yung ginawa niya at yung pagkilos niya sa aking buhay
nung nakaraang Sabado at Linggo, nung encounter. Ako po ay isang taong madali sa tapo. Ako po ay magalitin at hindi po ako madaling magpatawad. Pagtanim po ako ng galit sa kapwa. Pero po nung mga nakaraan po na nagka-problema ako sa aking pamilya, sa aking mga kapatid, away-away po kami, po'y galit na galit. Hanggang sa dumating nga po na nagkaroon ako ng problema, na ako po'y napakulong. Doon po, sa halit na maramdaman ko yung galit sa kanila nung ako'y makulong, ako po ay nakaramdam ng awa sa kanila. At nasabi ko, Lord, patawarin mo po sila kasi po hindi nila naunawaan yung ginagawa nila sa akin. Akala ko po nung mga oras na yon, ako po ay nakapagpatawad na sa kanila. Sabi ko pa sa anak ko, patawarin mo na sila. Ano may mga nagawa nila sa atin, huwag mo nilang pansinin. Sa madaling salita po, sa sarili ko, lagi ko sinasabi, huwag nyo lang sila pansinin, ganon. Patawarin na natin sila. Akala ko po yung nangyari sa akin yon ay talagang lubos na ako nakapagpatawad. Pero eto pong nakarang encounter, talaga pong grabe ang pagkilos ng Panginoon na marami siyang ipinakita sa akin ng bagay na hindi pa pula talaga ako lubos na nakakapagpatawad. At ihinayag sa akin ng Panginoon Diyos na kung paano ba masasabi na ang tao ay tunay na nakapagpatawad na. Nung encounter po, na nag-message na po si Sister Grace, tapos po tungkol nga po sa pagpapatawad, baka tapos po nung magpe-pray na kami, sabi ni Pastora Beverly, magpe-pray na po kami para sa pagpapatawad, sa ganyan. Talaga po pagpikit ko po, naramdaman ko yung bigat sa dibdib. Sabi ko, Lord, tulungan mo po ako. Bakit ganun? Ba't galit na galit pa rin po talaga ako sa kanila? Hindi ko po pala sarili talaga napapatawad. Sa puso ko, pagka naiisip ko sila, naiinis ako. Pag may nagawa silang sambahan na nalalaman ko, parang nakakaroon ng parang ako ng galit. Sabi sa akin ng Panginoon, hindi pa daw ako talaga nakakapagpatawad. Kasi ang tunay po palang pagpapatawad na sinayag sa akin ng Panginoon Diyos na sinabi niya na ang tunay na pagpapatawad ay walang hihinging kapalit. Pag nagpatawad ka, hindi mo pwedeng sabihin na pinatawad na kita, pero ayaw na kitang makita. Pinatawad na kita, huwag mo na lang uulitin. Ang tunay palang pagpapatawad ay mula sa Diyos. Wala kang hihinging kapalit. Basta pinatawad mo niya, bukal sa puso mo, mararamdaman mo, lilinisin ng Panginoon Diyos yung puso mo talaga. Nung sinasabi ko sa Diyos na yung mga bagay na nakasakit sa akin, sabi ko, Lord, sobra po akong nasaktan. Pero sabi na Panginoon, linisin niya yung puso ko. Talaga po, iyak ako ng iyak. At sabi ko, ganun po pala, Lord, patawarin mo ako. Hindi pa po pala ako talaga lubos na kapagpatawad sa kanila. Pero sa mga orto, sabi ko, Lord, salamat po. At tinuruan mo ako kung paano ang tunay na pagpapatawad na. Sabi ko, ngayon, Lord, gusto ko sila makita. Ihanda mo ang sarili ko. Pag nakita ko ang mga kapit ko, kung magkita-kita kami at magkaroon ng pagkakataon, gusto kong yakapin ang ate ko. Gusto kong maramdaman nila na mahal ko sila. At lahat ng galit na manaloob, salamat sa Diyos, isinuko ko na. Salamat sa Panginoon, salamat sa pagkakataon na binigyan niya ako muli ng puso na may kagalakan, na walang kabigatan dahil sa pagpapatawad na itinuro sa akin ng Panginoon. Kaya sa ating po lahat, gusto po malaman nyo na hindi po ang pagpapatawad ay hindi sa salita. Hindi lang dahil sa nagbigay ka ng natawag natin isang bagay na peace offering, hindi po doon ang tunay na pagpapatawad. Lililisin ang Diyos yung puso mo na kahit kalit-liit ang gabutil nga ay ikaw nga ng mustasa na galit na merong hahalukain ng Lord para masabi na ikaw talaga nagpapatawad. At mararamdaman po natin ang tunay na kagalakan sa puso pag ikaw ilubos na nakapagpatawad na. Kaya ang hiling ko sa Lord ngayon, ihanda niya yung sarili ko na kung sakali magkakita-kita kami magkakapatid, na kung ano man yung kalooban ng Diyos, magawa ko, may pakita ko sa kanila na sila ay napatawad ko na at sana loobin na maramdaman nila, mapatawad din nila ako at magkasama-sama kami sa harapan ng Panginoon. Maraming salamat po. At ako po ay nagpapasalamat sa
sa level, sa LBJ, sa BFC na, at nagkaroon ito. At talaga pong ang Diyos patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa na kanyang mga tinawag. Kaya po ako naniniwala sa Diyos na talaga pong binabago niya ang buhay ng kanyang mga anak. Lalo na po kung talaga isusuko natin lahat. Lahat ng kasalanan mula kaliit-liitan hanggang sa pinakamalaki, wala po tayong maitatago sa Diyos. Kaya maraming maraming salamat po sa Panginoon. Ito po ang aking patotoo na talaga pong kumikilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Salamat po. Pangal ni Jesus. Amen. Hello, hello everyone. Good morning to all of us. Welcome to the start of our testimony week. Yay! You know, one of our first responsibilities as a believer is to tell others about Christ and our relationship with Him. Acts 1:8 says, "But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere." We witness about the Lord through the things we say and do, and the best way to tell others about Christ is our changed life. So we share to others magnificent works that the Lord did in our life, and that we want to know the many things that God is doing in our life. That truly God is doing a magnificent in us, and we want to proclaim that our God is mighty, that truly He is real in our lives. And in this way, as we share the mighty works of God in doing in our lives, we will be encouraged, and we also encourage others, direct people to Christ, and will cause us to grow in our faith and bring glory to God. So as we share, we can lift up the spirits of people. Even our faith will be made strong too as we witness. But most of all, we must remember that our witness brings glory to God and not to any man or ministry or church. So let's get excited and ready our hearts to hear the many changes in the believers' lives and the many changes in our lives. So what God has already done in you and me, through us and for us. Amen. So I would like this morning, I would like to present the beautiful ladies with me this morning. All right, let's welcome Sister Joyce Austria. Yeah. Yeah, blessed day po sa lahat ng kasama namin ngayon. No, truly, God is a forgiving God, no po? So ito po ay ano po, isang gawain para sa Panginoon, no? Kung saan mararanasan natin yung tunay na pagpapatawad po sa ating kapwa, maging sa ating mga sarili. So, kung kami po ay naranasan yung pagpapatawad na yon, nais din po naming maranasan ninyo ito sa inyong mga buhay. So, welcome po sa this testimony week. So, ang aming pong topic ngayon is about forgiveness. All right. And now we will welcome Sister Cecilia Adami. Yes. Mapagpalang araw sa ating lahat. Once again, we praise and thank God for the privilege of being part of this testimony week wherein we're going to witness about how the Lord has given forgiveness in ourselves and in translating forgiveness to others. We hope as you tune in, we welcome you to be part of this too, so that all of us will be charged and we will be pumped up by all the words and all the sharings we're going to share with you today. So hold on to your seat and just tune in this testimony week on the topic of forgiveness. Amen. Thank you, ladies. Hallelujah. So to everyone who is here with us for the first time, we welcome you too. And enjoy the presence of God who is here with us this morning. Let's arise and shine. Let us arise in our spirit, lifting up the name of Jesus. Let's rise above the rest and let's shine as bright beacons, reflecting God's glory in the world. Amen. But before I start, let's commit this time to the Lord in prayer.
Let's pray. Hallelujah. Jesus, I thank you for this opportunity to be found in your presence. We adore you. We worship you, and only your name be glorified in our midst this morning. Create in us, Lord, a clean heart, O God, and put a new and right spirit within us. Fill us with your presence, fill us with your love, quench our false hunger, and remove our weariness. Fill us with the joy that turns our light into beacons of hope to the hurting world, to the hurting people around us. Thank you, God, for drawing us this morning into your presence. Be glorified, be magnified. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, but before we move on to our prayer and discussion later and some testimonies, allow me to share with you on the topic that you already have heard. Our topic today is regarding forgiveness. All right, forgiveness. Forgiveness is one of the benefits that we can experience from God, okay? In the New King's Version, Psalms 68 verse 19 says, in the first part of the verse, it says, "Blessed be the Lord who daily loads us with benefits." Amen. So God wants to daily bless us with forgiveness. To forgive means to release or to set free. Jesus forgives us all our sins. All here means there is no sin too big for God to forgive, and there is no sin too small for God to ignore. Psalms 103 verse 12 says, "As far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us." And so because of God's mercies towards us, we need to forgive those who hurt us. The reason why we need God's forgiveness is firstly, because we can sin against God daily, all right? We can sin God by commission, that is, in our thoughts, in our words, in our actions or deeds or our attitudes. And we also can sin God by omission. Omission meaning the good things that we ought to do and we did not do it, all right? The second reason is that we can sin against our neighbors daily. Our neighbors may be the person besides us, besides you, or our spouse, children, parents, classmates, colleagues. And also, thirdly, God is perfect and holy. We are not yet perfect. Without forgiveness, we would not be ready to meet a holy God. Fourthly, if we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Fifthly, if we say we have not sinned, we make God a liar and his word is not in us. And the last reason is that without forgiveness, our earthly relationships and even health will deteriorate. As it says in 3 John 1 verse 2, it says, "Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, so just as your soul prospers." So where can we find forgiveness? Forgiveness is only found in Jesus and nowhere else. Jesus took all of our sins on the cross. God took our sins and destroyed it by nailing it to the Christ church. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. And but because of that forgiveness from Jesus, what would our response be towards his forgiveness? Our response will be, we need to thank God for his mercy. Our God is a merciful God. Thank him for his mercy. We need to admit that we are sinners and take responsibility for our sins. We must repent for our sins and receive forgiveness. And when we do that, we need to forgive ourselves. And also, we need to release forgiveness to others. Luke 17 verse 1 says, "It is impossible that no offenses should come, but woe to him through whom they do come." Luke 17 verse 4 says, "And if he sins against you seven times in a day, and seven times in a day returns to you saying, 'I repent,' you shall forgive you, I repent, then you shall forgive him."
Mark 11 verse 26 says, "But if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses." Matthew 18 verse 21 to 22 says, "Then Peter came to him and said, 'Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to seven times?' Verse 22, Jesus said to him, 'I do not say to you up to seven times, but up to 70 times seven.'" So those who can't forgive have forgotten what they have been forgiven of. And finally, our response would also be that if we need to testify of his mercy towards us, that and lastly, is that our response would also be that we need to testify of his mercy towards us and also show mercy to others. I know that forgiving is not easy. Forgiving others is not really easy. How can you think differently so that it becomes easier to forgive those that have offended you? We sometimes feel that we are more righteous than someone else. We therefore feel we need less of God's forgiveness than they. Is it right to feel this way? Let's bless the Lord for his mercy towards us. When we confess our sins, he freely forgives us. And we too need to freely forgive those that wrong us. Amen? Amen? So at this time, let's have a short discussion and some testimonies to the question I just asked earlier. And here is Sister Joyce and Sister Cecilia who are going to share with us, who are going to help us in the discussion. Okay. Yes. Praise the Lord. No, what a wonderful sharing, no po, from Sister Carmita. So thank God. No po. So, totoo po yan. No? Napakahirap pong magpatawad. No po. Lalo na po kung hindi po natin nauunawaan yung saving grace, no po, kung paano po tayo iniligtas ng Panginoong Hesus, no? So kung tayo po meron tayong mga pagdududa o meron po tayong mga parang doubt po, no, sa kung tayo nga ba iniligtas na ng Panginoon, no? Nakapagpatawad na. So lagi po nating go back to the cross, no po, yung ginawa po ni Hesus sa krus ng Kalbaryo, kung paano niya tayo niligtas. Sabi nga sa Colossians chapter 3 verse 13, "The Lord has forgiven you, so you must also forgive." So ibig sabihin, pinatawad tayo ng Diyos. Bakit hindi tayo magpapatawad? Diba po? So, ikaw na unang nakatanggap ng pagpapatawad sa Diyos, ngayon ikaw ayaw mo magbigay. Madamot ka. Ikaw nga pinatawad ka na Diyos, nilinis ka niya. No, inalis niya lahat, binura niya lahat ng mga kasalanan mo nung lumapit ka sa kanya, nung humingi ka ng tawad. So ngayon tayo pag sinasabi ni Lord magpatawad ka, bakit naman tayo magdadamot? Yung Diyos nga na pinakadakila sa lahat, no? The mighty God, the all-knowing God, no? Gives you, no? Forgave you. So you must also forgive others. Amen. Bakit tayo magpapatawad? It's not only because na magbibigay tayo ng pabor doon sa taong pinatawad natin. It's because the Lord wants us to be free. Kasi gusto niya tayong lumaya, no? Hindi tayo mabuhay sa kasalanan. Kasi kung magpapatawad tayo, we receive peace, no? Peace coming from God, no? God gave us so many chances, no? Hanggang ngayon, binibigyan niya tayo ng mga chances sa ating mga buhay, no? Kahit nga tayo nangangako, then hindi natin tutuparin, nagdi-disobey tayo. Ako po noon, ano, to share my experience before, no? So ako po, hirap din po ako magpatawad noon. Why? Because I don't really know Jesus. Akala ko lang po, no, active po ako sa simbahan. Pero po, sabi ko, hindi naman po ako nakakagawa ng masama sa iba. So, yun po yung, that's my mind setting, no? Kaya lang po, sinasaktan nila ako. So, what happened, no? Nung hindi po ako nagpapatawad, I can't sleep, no? Hindi po ako makatulog, no?
Maraming gabi po na hindi ako makatulog at sumasakit po yung dibdib ko, no? Sumasakit po yung puso ko, no? Kapag hindi po tayo nagpatawad, ayan po minsan yung isang cause, no? Maaari po tayong magkaroon ng sakit. Yun, sakit sa puso. Kasi dinatago natin yan, ano? Katulad nga po ng husband, si Brother Marlon, marami siyang sakit na nararamdaman. Akala lang natin it's just a physical sickness. But sometimes po, no, yung mga nararamdaman natin sa ating mga katawan, yun po yung nagiging cause na po dahil hindi tayo nagpapatawad. So kung magpatawad tayo, dapat lang po, no, naisipin lagi natin na para po maging madali sa atin, maunawaan po dapat natin yung the message of salvation. Kung paano po tayo niligtas ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. No, yung ating Diyos na po, binigay yung kanyang bugtong na anak para po tayo iligtas sa ating mga kasalanan. Kung nauunawaan po natin itong malinaw na malinaw, madali po nating mapapatawad yung ating mga kapwa. No, madali po natin maibibigay yung real forgiveness, no? Hindi po yun sa salita lang, no? It's unconditional. Hindi nga yung sinasabi na, papatawarin ko po siya. Kasi, basta wag ko na lang siya makikita. O wag niya na lang uulitin. So, hindi po yun, ano? So, hindi po yun yung totoong pagpapatawad. So, kapag pinatawad natin dahil gusto natin sumunod sa Diyos. Because we love God. Because God forgives us. So, we should also forgive others. Even they did not say sorry. Kahit na po, no? So, magpatawad po tayo. So, ganun po, no? Nung nakilala ko si Jesus, no? Nung ko po nakilala, sabi, magpatawad. So, nung pinatawad ko po yung mga nakasakit sa akin, pinalaya po ng Diyos. Pinalaya niya po. So, amen. Right. Sister Cecilia, can you... Amen. Amen. What a wonderful testimony, Sister Joyce. So truly, everyone falls short for the glory of God. So lahat po tayo ay imperfect. Lahat po tayo ay nagkasala. And because of that, binigay ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak para umako ng ating mga kasalanan. And so, lahat tayo, hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay hindi nagkakamali at hindi nakaka-offend. Noon pong way back po, married na po ako for 47 years. I was married sa 25 years ng aking marriage. After 25 years, the time that I felt the greatest betrayal in my life. Dahil yung husband ko po, iniwanan kami after 25 years. And so after 25 years, he left the family to go with another family, to have another family. And so during that time, when everyone, you feel so devastated, you felt broken, I look to myself, sabi ko, Lord, anong nagawa ko? Ano yung pagkakamali ko? Bakit naghanap pa ang aking asawa ng iba? So that was the greatest hurt and offense I have ever received in my lifetime. But true enough, during that time when I still did not know who God is, and that little by little, after such time that I became a Christian, I thought to self that forgiveness should be a decision. So on my part, I felt that I was devastated and deeply hurt. I first and foremost, I should forgive myself. Probably I thought to self my imperfections as a mother and as a wife. Made my husband went astray and so on and so forth. But because of that, when the time came that I have became a Christian and felt the love and forgiveness of God, I thought to self who I am, that I cannot forgive.
a husband whom I love so dearly. It came to the scripture in Luke 7:47 that I have loved him so much that I want to choose to forgive, no? Because I thought in myself that if I will not release my husband in my heart, ako rin yung magdadala, ako yung magsasuffer. So, forgiveness is a power. Forgiveness is a power and the working of the Holy Spirit. Truly, we cannot forgive on our own effort, on our own strength. We truly need the power of the Holy Spirit. And when we feel the genuine forgiveness the Lord has given us, that the Lord na walang kasalanan nag-offer ng life para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan, how much more we, no? And sabi nga ng marami, the very people whom you loved are those who will hurt you the most. And so, since that thing happened, I truly turned to the Lord to give me the strength to forgive, to be able to forgive. And so, it came to a point that I truly gave and released my hurts over into my husband and released her, that I wanted to choose life. I wanted to choose forgiveness. And so, true indeed, after 13 years of being separated, he came back with us to stay in our family. And so it was a very liberating experience, because had I not forgiven him, probably I might lost myself to whatever. And sabi nga nila, kapag po tayo ay nagpapatawad, mas benefits po natin yon when we release everyone. And hindi lamang po yun. Siyempre, mga loved ones natin, mga anak natin, mga parents natin in the past, those were yung bitter roots of that hurt and offense are the ones na hinuhold ng enemy, so that we cannot walk with the Lord and we cannot walk under His righteousness. And so, nung nagpatawad po ako, I felt as a release of everything in me. Kasi unang-una, pinatawad ko ang sarili ko, that totoo naman that everyone falls short for His glory, na tayo ay hindi tayo perfect. So, maski tayo, nakaka-offend din tayo. Kaya I pray na yung mga listeners natin na nakaka-relate sa aking na naranasan, I hope, find in your heart to ask the Lord and the Holy Spirit to be able to release the person with whom you are, you probably may sa inyo dyan, na-betray kayo, naloko kayo, or napagsamantalahan kayo, na-abuse kayo, or whatever. Find in your heart and ask for forgiveness from the Lord, because the power of love in Luke 7 that says sinabi po sa Luke 7 verse 46, it says in that word, you therefore I tell you, her many sins have been forgiven, for she loved much. Alam niyo po, pagkatunay ka nga namang nagmamahal, unang-una sa Panginoon na may bigay ng buhay, makakayanan din po nating magbigay ng kapatawaran. Ito rin po ay isang act of love sa ating kapwa, sa mga taong nakasakit sa atin. So, I hope we always ask the Spirit of the Lord to be able to empower us, to be able to release forgiveness to those who have hurt us. And so I hope yung mga nakikinig at naka-relate sa story ko, magkaroon din ng pagpapatawad. At idugtong ko lang po na yung asawa ko po,
kamamatay lang noong March of this year. Nagkaroon po siya ng stroke. So, with that, pagka nakapagpatawad ka, ang grieving mo, eh napakadali. Madaling process ni God, pati yung pagdadalamhati mo, pati yung ano mo, yung pinagdadaanan mo, madali niya itong paghilumin, madali niya itong maiproseso. Kaya, I hope, katulad ng mga marami dyan, sana po, na-encourage kayo sa aking sharing na ito. So, to God be the glory po. Amen, amen. Amen, amen. Yes. What a wonderful testimony and what a wonderful discussion and sharing. May every one of us has blessed us with all those and experience the power of forgiveness. All right. Okay, so right now let's join our hearts together. Let's go into prayer. Let's pray for freedom of forgiving ourselves and not dwelling on the past, and we will ask Sister Joyce to pray for that. And then the second one, we pray for a forgiving heart, giving and gracious, and also some current issues that Sister Cecilia is going to pray together with us. And I'll be the one praying for the next point, prayer for a heart that is forgiving in past, the present, and future, and also for our upcoming elections. All right. So let's start our prayer. Let's start with Sister Joyce. Hallelujah. Yes, Lord. No? Samahan niyo po akong manalangin. Hallelujah. Yes, Lord God, you are a great God. You are a loving Father, a forgiving Father. Thank you, Lord, for forgiving us to all our sins, O God. Lord, we ask, Lord God, to bless us, O God, with your wonderful power of forgiveness, O God. Give us the grace to unconditionally forgive those who have done us wrong, O God. Give us the strength to let go of all the ill will, to move forward, the strength to forgive ourselves, O God, our own failings, O God, our sins, O God, knowing that you have already forgiven us, O God. Lord, palayain mo po kami, Panginoon. Palayain mo po yung aming mga sarili, O God, from those imperfections, O God, from those anger, O God, bitterness, hate, and all our bad experiences, O God, and even the guilt, O God. Patawarin mo po kami, Panginoon, Lord God, sa mga nagawa naming kasalanan, O God. Lord, we ask, Lord God, for freedom, O God, of forgiving ourselves, O God. Lord, linisin mo po yung aming mga puso, yung aming isipan, O God. Iparanas mo sa amin, Panginoon, at ipakita mo po sa amin that you really forgive us, O God. Remove every lies of the enemy, of Satan in our lives, O God, na hindi namin makikita, Panginoon, Lord God, yung kabutihan mo, kung paano mo po kami pinatawad, O God. Please help us, O God, not to dwell, O God, in the past. Tulungan mo po kami, Panginoon, na yung mga past na ito, yung mga nakaraan namin, Panginoon, Lord God, na naranasan namin, yung mga kabiguang ito, Panginoon, Lord God, na tunay na nga pong maisuko namin sa iyong harapan, O God. Nawa ang nakita namin ngayon, Lord God, yung maipokus po namin yung aming mga sarili, Panginoon, yung kalooban mo po sa aming mga buhay, O God. Nawa maintindihan po namin, O God, sa aming mga buhay, O God, yung tunay na mensahe ng kaligtasan, Lord God. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord God. Dahil pinalaya mo na po kami sa aming mga sarili, Panginoon, Lord God. Pinalaya mo na po kami, Panginoon, sa aming mga nakaraang buhay, O God. Ngayon, ang nakikita namin, Panginoon, yung napakagandang buhay na ibibigay mo po sa amin at sa aming mahal sa buhay, maging sa aming mga pamilya. Salamat po, Ama. Pinupuri, tinadakila ka namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yes, Lord. Amen. So, samahan niyo rin po ako manalangin at hilingin sa ating Panginoon, lalo na sa Banal na Espiritu, ang
isang puso na nagpapatawad. Lord, maraming salamat sa lahat-lahat na ginawa mo sa cross, kung saan, Lord, though we are sinners, ikaw nga po ay tumubos sa aming mga kasalanan. Lord, I pray na from every moment na mapatawad ko first ang aking sarili, Lord, for the times I've been disobeying and being unfaithful unto you, Lord. Kaya naman, Lord, I pray, sabi mo, you don't mend a broken heart, but you give a new heart. Thank you for giving me a new heart to forgive, a new heart to continuously forgive those who have offended me, those who have hurt me, Lord. And even I pray to those who are still holding something in their hearts na hindi pa nila ma-release up to this time. Minsan, nakamatayan na, Lord, hindi pa rin nila ma-release mga taong ito na naka-offense sa kanila. I pray, Lord, for your Holy Spirit to be upon them, Lord God, that they will be empowered to release these people, to release forgiveness, and find in their heart that without you, without your Holy Spirit, without your power, we cannot do anything, Lord God. Lord, I pray to even heal whatever is broken, Lord God. I pray that you can even heal the memories of the past. Lord, I speak forth na even yung those na up to this time may mga bitter roots of resentment and anger and yung mga hindi in accordance with that heart. Lord, I pray that heart is your throne and that heart is where you lives. Kaya naman, Lord, maraming salamat that when you change our heart to a new one, ito ay wala nang mga bato, wala nang mga hurts. I pray na yung release na ipinagkaloob mo sa akin at kung sino man yung mga nakikinig ngayon, I pray na they could walk under your righteousness, Lord God, that each time we are being offended and or we offend somebody or hurt someone, we are always ready to ask for forgiveness and also ready to give forgiveness unto them. Because there's no shame too deep, no sin too great na hindi mo ako pinatawad, that you have already won the victory in the cross, na ako ay iyon ang tinubos. Kaya naman, Panginoon, Lord Jesus, thank you that our response is really to translate that love into our families, into our communities, and most of all, to others. That is your command, to love you and to love others. And through forgiveness, I believe, Lord God, that through forgiveness, we will be able to transcend that love and to translate that love to them, especially those who have hurt us. Thank you, God, that today, as we continue to walk in journey with you, we will never forget that once we have sinned, but now you have forgiven us. And so, thank you that today we will always put to mind and put to self that forgiveness, that victory, and that freedom we have received, you have given us in the way of the cross, that we will always focus unto you, Lord God, and eternally be thankful unto you, that you will be the one to be exalted, you will be the one who will be glorified, Lord God, the ever-forgiving Father, the ever-forgiving God that we have in our life. Thank you, God, as we give you honor, we give you praise. In Jesus' name I pray, amen and amen. Amen and amen. Lord Jesus, we pray that you will fill us with loving kindness and tender mercies. Fill us with compassion. Help us to be gracious and clothe us with robe of righteousness that will enable us to easily, Lord, not that will enable us not to easily get offense
from people. Even if we do, Lord, help us, God, to be strong and put away every grievances, hurts, or pain to anyone who have inflicted us one way or another. Daily bless us, Lord, with forgiveness. Help us to forgive those that have offended us. Help us to move away from past hurts. Deliver us, shield us, and protect us from being inflicted because of offense now, at present, and in the future to come. Lord, help us, Father, Lord, that we put our hearts to you, O God, today, and we want to release forgiveness, Lord, to people that has offended us. And Lord, in Jesus' name, right now, we want to continue, God, also to lift up, Lord, to you, our coming elections in the Philippines. Lord, we pray for a good leader of our country, leaders that are God-fearing, leaders that are after your heart, full of compassion and love for people, and is generous, kind, hardworking. We pray that they display a Christ-like character and are leaders that are for the people and by the people. We pray for a good lineup of electoral candidates and a peaceful and honest election. Lord, this we all ask and pray in Jesus' name. Amen. 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 Thank you. Thank you, Jesus. So right now, let's move on to our announcements. Okay. Amen. Ang mga announcement po natin are the following. At ongoing din po yung 21 days of prayer and fasting na mag-e-end po ng October 31. Still, there is yung testimony week po natin for the whole week will be until October 30. So, pakinggan nyo lang at follow nyo lang po yung mga testimony week namin. And sa LBJ Bahrain po, magkakaroon ng physical fellowship October 29 at every last Friday of the month. So yun po, yung mga taga Middle East po or yung sa part daan, kinikilala kayo, pwede nyo po share ang mga announcement nito sa kanila. Yes, na po, meron pong additional announcement po tayo. So LBJ Online Fellowship goes retro po, no? Sa mga 70s. all this, na po. Yan, so October 30, 9 p.m. po yan. Watch out for it and get yourself signed up, okay? So, LBJ Online Worship at 6 a.m. So, babalik na po, no? Every Sunday, starting this November 7. So, magkakaroon na po tayo ulit ng LBJ Online Worship. Yan po. So, we have also LBJ Wonderful Women's Fellowship this coming November. Abangan nyo po yan. So, LBJ Dialect Week about love po, no? November 22 to 27. So, abangan nyo po lahat yan, mga events natin sa LBJ. Yes, yes. Mark it in your calendars and come and join us. All right? Amen and amen. So this is where we end, and I hope you are blessed in our topic today on forgiveness. All right? So we will say goodbye from here. But before that, anything to say? Something to the audience for the last? Anything to take out, ladies, for the audience? Sister Joyce, something so short, okay? Ako po, no? So, be kind and compassionate to one another. So, let's forgive each other as just as Christ forgave us. Amen. Sister Cecilia? Yes. Thank you, Sister Joyce, for that wonderful safe home. Safe out. Ako naman po, ang gusto ko lang i-remind sa inyo that forgiveness is a decision. So, we always make decision time we are offended, and that decision is to forgive. Thank you. Yes, amen. And we will continue to thank God for His mercy
His mercies are new every day, every morning. And we thank Him for His grace and His mercies that is with us. So enjoy the joy of forgiveness. Amen. This is where we end. And let's just say goodbye to the audience right now. Bye-bye. Thank you for joining us. Be blessed, everyone. Bye-bye. God bless.